Menard, maniwala ka sa akin. Anak natin si Noah. Pagmamakaawa ni Maggie, magana ang mga mata nito sa kaiiyak. Halos lumuhod na ito sa harap ng dating kasintahan. Hinaan mong boses mo. Babae ka. Baka marinig ka ng asawa ko. Naniningkit ang mga mata ni Menard Choi. Nakakatakot at napaka-intimidating nitong tingnan dahil sa mamahaling suot at makapal na balbas. Alam kong anak kong batang yan, Maggie. Naniniwala naman ako sa'yo. May bumakas na awa sa mga mata nito pero kaagad ding nawala yon. Maggie, hindi ka pwedeng pumunta rito. May asawa ako. Hindi ba sabi mo mahal mo ako? Nasaan ang pagmamahal na yon? Please, Maggie, pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Menard, parang awa mo na. Kailangan ka ng anak mo. Ani ni Maggie, bigla nitong hinawakan ng kwelyo ng binatilyo at hinarap sa ama nito. Napatingala si Noah sa taong ama pala niya. He was already 12 years old at that time. Pero noon pa lang niya nakilala si Menard Choi. Napakalaki ng bahay nito. May security guard pa at tatlong mamahaling sasakyan ang nakaparada sa garahe. Napakasaya niya ng araw na yon dahil sinabi sa kanya ng ina na matutupad ng matagal niyang pinapangarap. Makikilala na niya ang ama. Ang taong sa panaginip lang niya nakakasama at nakakausap. Pero hindi nangyaring inaasahan niya. Imbis na matuwa at yakapin siya nito, ipinagtatabuyan pa sila ngayon ng kanyang ina. Noon lang niya nalaman na anak pala siya sa labas. Siya ang pinakatatago nitong lihim at ang tanging nagpapaalala rito sa panahong pinagtaksila nito ang asawa. Ikinahihiya siya nito. Sa paningin ni Menard Choi, he was one big mistake. Pero bang kailangan mo? Kinuha ni Menard ang pitaka at nilabas ang lahat ng laman. Heto, sapat na siguro yan. Kung kulang pa yan, tawagan mo na lang ako sa opisina. Basta huwag na huwag kang babalik dito. Umiling si Noah para matigil ng mga alaalang nagpupumilit na pumasok sa isip niya. Nakita niya kung paano muntik na mawala ang mama niya dahil lang sa pag-ibig. Minahal nito si Menard ng higit pa sa buhay nito, pero ginamit lang ito ng lalaki. Pagkatapos nitong magpakasaya sa piling ng mama niya, bumalik din ito sa asawa nito. At si Maggie, naging dalagang ina ito. Muntik nang masira ang buhay nito dahil sa pagmamahal. Nakabangon nga ito pero alam niyang mahal pa rin nito si Menard Choi. Hanggang ngayon. Mula nang ipagtabuyan sila ng ama, Noah stopped believing in love. Kung totoo ngang may pagmamahal na tinatawag sa mundo, naawa pa siguro si Menard sa kanilang mag-ina. Mula ng araw na yun, nakumbinsi siya na walang magagawang mabuti para sa isang tao ang pag-ibig. But did he still believe that? Dahil nagtalo sila ni Bianca sa gazebo, hindi siya mapakalisanhi sa sinabi nito sa kanya. Mahal kita, Noah. Dahil doon nagsimula na siyang magduda tungkol sa lahat ng pinaniniwalaan niya mula noon. Nag-guilty siya dahil sa ginawa niya kay Bianca. Naglakas loob itong sabihin sa kanyang nararamdaman ito. Pero anong ginawa niya? Pinagtawanan niya ito. Umakto pa siyang hindi naniniwala na totoong mahal siya nito. Isa siyang malaking hibang. Kung magpapakatotoo siya sa sarili, aaminin niyang may nararamdaman din siya para sa dalaga. Pero naduduwag siya tuwing sinusubukan niyang sabihin yon. Tulad ngayon, halos 30 minuto na siyang nakatayo sa labas ng silid ng dalaga na hindi niya magawang kumatok dahil natatakot siya. Baka kung ano na namang kahibangan na lumabas sa bibig niya. Ano ka ba? Kaya mo yan. Huminga siya ng malalim at hinanda ang sarili sa mangyayari. Itinaas niya ang isang kamay at kumatok sa pinto. Kung susuntok ay nasasampalin siya ni Bianca, hindi siya magagalit. Tatanggapin niya because he deserved it. Bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ng kababata. Halatang katitigil lang nito sa pag-iyak dahil namamaga at namumula ang mga mata nito. Parang piniga ang puso ni Noah sa nakita. Nag-uumapaw na galit ang naramdaman niya. Kasalanan ko to. Kastigo niya sa sarili. What do you want? Matabang na tanong nito. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat mag-usapan. Anito, hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nang hindi siya nagsalita ulit, sinimula nitong isara ang pinto. Bianca, sandali. Pigil niya. Sorry, pasaway lang talaga ako. Matagal ko nang alam yun. Sabat ng dalaga. Please Bianca, makinig ka muna sa akin. Ilang beses na kitang nasaktan kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataon para mapasaya naman kita. Gusto niyang ipagsigawan ang lahat ng yun, pero hindi niya nagawa. Ayaw lumabas ng mga salita sa bibig niya. Magsasalita na sana siya ngunit biglang nag-ring ang cellphone niya. Inilabas niya yun sa bulsa at tiningnan kung sinong tumatawag. Wrong timing ka talaga, Luis. Gusto niyang mapailing. Sandali lang to. Sabi niya kay Bianca, tiningnan lamang siya ng dalaga. Blankong ekspresyon sa mukha nito. Parang hinihintay lang nitong sasabihin niya para mahatulan na siya.
Tumalikod siya rito at sinagot ang telepono. Luis, pare, may malaking problema tayo. Nag-aalala ang sagot ng lalaki mula sa kabilang linya. Bakit? Anong nangyari? Nakuhanan pala kami ng video ni Bianca nung nag-date kami. Isang waiter sa restaurant ang kumuha gamit ang cellphone niya. Ngayon lang nilabas sa media. Mabilis na paliwanag ni Luis. Manood ka ng Channel 8 ngayon. Bilisan mo. Kaagad na tumungo si Noah sa sala. Dinampot niya ang remote control at kaagad na binuksan ang TV. Napailing siya sa nakita at napalingon kay Bianca. Oh my God! Siguradong mahahanap ako ni Papa. Yun ang unang pumasok sa isip ng dalaga the second she saw her face on national television. Sa ilalim ng litrato niya nag-i-scroll ang isang headline. Mystery date ni Luis Cruz. Nakilala na. Napaupo siya sa sopa habang titig na titig pa rin sa screen. Parang na-estatwa naman si Noah sa nakita. Hindi pa rin ito gumagalaw at hawak pa rin ang remote control ng telebisyon. Mga kachika, nalaman na po ng ating mga sources kung sino ang babaeng kadate ng paboritong aktor ng bayan. Ang nag-iisang si Luis Cruz, sabi ng isang voiceover. Lalong kinabahan si Bianca nang lumabas ang isang video nilang dalawa ng artista. Mukhang kinuha ito gamit ang isang cellphone. Hindi lang po basta-basta ang taste ni Luis, mga kachika. Si Bianca Legazpi lang naman po ang kadate ng ating sikat na aktor. The heiress of the Legazpi Real Estate and Department Store Fortune. Kainis, singhal ni Noah. At lalong tumitindi ang nadiskubre namin, mga kachika, patuloy ng reporter. Engaged na po dapat si Bianca Legazpi kay Patrick Lim, ang nag-iisang tagapagmana ng Lim Hotels. O hindi ba bonggang naungkat namin? Baka naman hindi na matutuloy ang kasal dahil kay Luis. Well, hindi ko masisisi si Bianca Legazpi. Napakayami naman talaga ni Papa Luis. Nahuhulaan na ng dalagang sunod na gagawin ni Noah. Malamang sasabihan siya nito ng, I told you so, at pagagalitan. Pero wala siyang pakialam. Mula nang magtalo sila nito noong nakaraang gabi, napakasama na ng pakiramdam niya. Kung mahanap siya ng papa niya, it was only going to be the icing on top of a really hideous cake. Mag-empake ka. Bilis. Sabi nito sa seryoso na boses. Aalis tayo ngayon din. What? We're leaving. Sinuklay ni Noah ang kamay sa buhok at mukhang nag-iisip ng malalim. Nabuhayan ng loob si Bianca. Totoo ba talaga ang narinig niya? Tutulungan ba talaga siya ni Noah? Napatayo siya. San tayo pupunta? I don't know, basta kailangan nating umalis. Bago pa siya makapagsalita, hinapit siya nito at niyakap ng buong higpit. He buried his face in her hair. Ayokong mawala ka. Nablangko ang kanyang isip at nagpatangay sa nararamdaman niya. Her mind was screaming at her to push him away. Pero hindi niya magawa. Sinasabi ng isip niya na sasaktan lang siya ulit ni Noah. Pero ayaw niyang makinig. She was in his arms and that was all that mattered. Gumanti siya sa yakap ng binata. Never wanting to let go, nakalimutan niyang problema tungkol sa ama at ang posibilidad na mahanap siya nito. For the first time in a long time, pakiramdam niya walang masama na mangyayari sa kanya. Magiging ligtas siya hanggang yakap siya ni Noah. Nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang labi, hindi siya tumutol. It was their first real kiss, and it was sweeter than she could have possibly imagined. Buong puso niyang ginantihan ang halik nito at isinuklay niya ang mga daliri sa buhok nito noong una parang mga pakpak lang ng paru-parong paghalik nito sa kanya. Light and carefree. Ngunit lumalim yon. Maraming pangakong nasa halik na yon. Hinapit nito ang bewang niya at lalong nagkalapit ang katawan nila. Tumunog ang doorbell at mabilis nilang binitiwan ang isa't isa. Umiwas siya ng tingin dito at dumiretso na sa silid niya. Napakalakas ng kabog ng puso niya at isa lang ang sinisigaw nito. I know you feel the same way, Noah. Sigurado ko. Pagdating sa silid, kinuha niya ang bag na nasa ilalim ng kama. Halos hindi siya makapag-isip ng diretso dahil napakasaya niya. Mabilis siyang nag-impake kung ano-anong piraso ng damit na lang ang dinampot niya. Hindi na niya napigilan ang ngiting sumilay sa mga labi. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila ni Noah bukas makalawa. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Magiging maayos ang lahat kung magkasama silang dalawa. Narinig niyang bumukas ang gate at sumunod ang yabag ng mga paa ng ilang tao. Biglang natigilan si Bianca and for some reason, kinabahan siya. Kung si Luis o si Marcos ang dumating, siguradong malalakas na boses ang maririnig niya. Hindi mga yabag na hindi naman pamilyar. Iniwan niyang bag sa kama at patakbong lumabas ng silid. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Nakatayo ang papa niya sa gitna ng sala in a dark gray suit and thick spectacles. Nicolas Legazpi looked arrogant as ever.
Napapalibutan ito ng 10 tauhan na pawang mga nakaitim. Tapos na ang laro natin, Bianca. Kalmanting pahayag ng matanda. Napalunok siya. How did you find me, Papa? Na-broadcast lang naman sa buong bansa na nakipag-date ka kay Luis Cruz. Nakangiting sagot ng Ginoo. At nalaman kong may kaibigan pala si Luis na bago ng apelido. I connected the dots. Bigla itong napaismit. Bakit pa dito mo pa naisipang magtago sa bahay ng bastardo ni Menard? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. At the mention of Noah, kaagad itong hinanap ng mga mata niya. Muntik nang tumigil ang pagtibok ng puso niya nang makita ito. Nakaluhod ito palapit sa sopahabang hawak-hawak ng dalawang tauhan ng papa niya. May piring ito na berdeng bandana sa mga mata. Mabilis siyang tumakbo palapit dito at tinanggal ang piring nito. Noah, okay ka lang? Please, please tell me you're okay. Okay lang ako. Sambit nito. How touching, iha. Don't tell me you're calling for Maggie's son. Sambit ni Nicholas. Very interesting. Ah, please. Huwag niyong idamay si Noah. Lumapit ito sa kanya habang may ngiting naglalaro sa mga labi na hindi umabot sa mga mata nito. I'm giving you 2 choices. Either sasama ka sa akin or kakasuhan kong lalaking yan. Kakasuhan ng ano, Papa? Wala namang kasalanan si Noah. Hysterical na asik niya. Kidnapping? Hindi naman siguro ako mahihirapang mag-isip. Anito. Please, Papa, wag! Hindi siya nito pinansin. May ngiti pa rin sa mga labi. Humarap ito sa isang tauhan nito. Ano sa tingin mo, Mando? Ano bang magandang kaso? Yung 5 to 7 years ang minimum na hatol? Tumawa lamang ang tauhang tinawag na Mando. Hindi ito sumagot. You can't do that! Of course I can, iha. Umupo ang papa niya sa sopat sumenya sa isang tauhan nito. Kaagad na lumapit ang alipores na sinenyasan at inabot dito ang isang cellphone. Muling bumalik ang tingin ng matanda sa mukha niya. You do remember my good friend Judge Castillo, don't you? Alam mo bang magiging justice secretary na siya next month? I'm sure he'll be willing to do me a favor if I give him a call. Akma na itong pipindot sa cellphone ng makabuo ng desisyon si Bianca. Sasama na ako sa iyo, Papa. I'll marry Patrick. I'll do anything you want. Bianca! Biglang sigaw ni Noah. Hindi ako papahig na gawin mo yan. Narinig mo yon, Mando? Naa-amuse na tanong ni Nicholas. Hindi raw siya papayag, as if his decision matters. Tumawa ito habang nakatitig kay Noah. Akala mo ba papayag akong makatuluyan ng anak kong isang tulad mo? Kailangan siguro natin turuan ang leksyon niyan, boss. Nakangiti na pagsang-ayon ni Mando. Hindi sumagot ang matanda. Sumenyas ito sa tauhang may hawak kay Noah. Kaagad na sinipan itong binata sa likod. Napasigaw ito at napahiga sa sahig. Papa, please, wag! Huwag niyo nang saktan si Noah. Uuwi na ako. Tumayo si Bianca. Pinilit niyang iiwas ang tingin sa binata. She did not want him to see that her heart was breaking. Sigurado ka, iha? Malamig na tanong ng ama. Baka pwede namang mamaya na lang tayo umuwi. Masyado pang nag-e-enjoy ang mga tauhan ko. Sigurado ako, Papa. That's a good girl. Puri ni Nicholas na animo isa siyang laruan. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sopa at inayos ang suot. Iwan mo na mga dinala mong gamit dito. Hindi na pa bagay sa pamamahay natin yan. Inis pa na saad ng kanyang ama na ikinailing ni Bianca. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.